Po, topic natin ngayon para sa maraming Pinoy sa abroad, okay, mga overseas foreign workers. Paano magiging mas healthy at mas masaya? Alam ko marami tayong followers sa maraming parte sa mundo. Madalas po, pag iniisip natin na overseas Filipino workers, marami tayong naririnig ng mga reklamo or negative, syempre. Tulad ng ma-homesick ka, mahirap ma-homesick, inaalala mo yung pamilya mo, marami kang worries, yung iba na i-stress, na-depress pa. Oo, meron talagang ganitong disadvantage. Pero, syempre, dapat isipin natin, meron ding advantage. Kung titingnan mo, kung babaguhin lang natin perspective natin, meron tayong nakikitang advantage. Marami. Meron tayong 16 tips para maging advantage yung paninirahan sa abroad, para maging mas healthy, mas malusog, at mas masaya. Number one, tingnan nyo muna kung ano resources available dun sa bansa na pinuntahan mo. Diba? Palagay natin, anong country ba to? Nasa Singapore ka ba? Nasa Japan? Nasa Hong Kong? Nasa Italy? US ba? Kung ano man, lalo na kung pinuntahan nyo first world country. Diba? Ibig sabihin, mas develop sila, mas advanced sila lahat. Diba? Mas marami lahat doon. Mas maganda gamutan. Okay, unahin natin. Number one, mga healthy foods. Baka sa atin sa Pilipinas, baka hindi available, hindi natin makain. Pero sa ibang bansa, baka meron sila doon. Baka makuha nyo na mas mura. So, pag nasa abroad kayo, focus kayo. Makakabili ba ng mga healthier fruits, mga prutas, apple, mansanas, kung may mga blueberry o strawberry, di ba? Lahat yan, super healthy. Kung may mga gulay na broccoli, yan mga superfood na anti-cancer, mga fresh na isda at iba pa. Ang point ko, kung ano ang tingin nyo available sa bansang yon na mas mura, mas affordable, eh, kainin natin. Kasi baka doon lang tayo makakain ng mas kaya. Depende po sa lugar nyo. Ha? Depende. Siyempre, may ibang lugar, wala rin naman makain ito. So, take advantage kung anong resources meron doon. Number two, pag sa ibang bansa, lalo na sa first world country, baka walang traffic eh. Mas konti ang traffic. Diba? Mas maganda yung hangin. Tayo, sobra polluted. Grabe. Sa mga cities natin, sa Maynila, sa Cebu, talagang very polluted. Pag naglakad ka sa labas, kinabukasan, may plema ka na. Kahit nasa kotse ka, kahit naka-aircon ka, papasok pa rin yung carbon monoxide. Talagang mahirap eh. So, para sa ibang bansa kayo, gaganda yung baga mo. Diba? Kung good air quality do sa lugar ninyo, less traffic. Tandaan nyo ha. Ito po, iisipin nyo, syempre, puro disadvantage, magulo dito. Pero kung isipin nyo, tulad ng itong tatlong bansa, Japan, Singapore, Hong Kong, tingnan nyo, sila ang longest lifespan. Sa lahat ng bansa, nasa top 5 itong Japan, Singapore, Hong Kong, umaabot sa 88 years old ang haba ng buhay ng average na tao nila. Average pa lang yun. Sa Pilipinas, ang lifespan, ang haba ng buhay sa Pilipinas, 70 years old lang. 70 lang. O, yun na ang quota. Bakit? Siyempre, mas maganda yung pagkain, better air quality, yung gamutan, mas libre, mas affordable. So, pag nandun ka sa ibang bansa, magtataka ka, bakit mas mahaba buhay nila ng 16 years to 18 years longer? Ang hahaba sa Japan nga, daming 100 years old eh. So, ano nakukuha nila? Baka nasa hangin, nasa pagkain, at maganda exercise area nila. Diba? Dito sa Pilipinas, ba tayo nahihirapan? Siyempre, kung may magkakasakit, diba? Healthcare, hirap tayo. Libreng laboratory, hirap tayo. Libreng maintenance, hirap tayo. Pag-ooperahan na serious, mahirapan tayo sa minsan sa public hospital, baka minsan kulang. Pag sa private, sobrang mahal. Sa ibang bansa, merong mga mura. Number three, depende nga sa bansa, kung maganda yung bansang pinagtatrabahuhan nyo, merong affordable and better healthcare. Lalo na kung first world, diba?
Naalala ko nga minsan eh, meron ako nakausap eh, may nagme-message sa akin, taga Japan. Ano siya, nagwo-work siya sa Japan. Kailangan daw niya ako makausap. Sabi niya, meron siyang babae to eh, mga 35 years old. Meron siyang rheumatic heart disease. Dalawang valvula sa puso, sira. Sabi sa Japan, ooperahan siya yung dalawang valve, papalitan ng libre. Tapos ayaw pa niya magpa-opera. Sabi niya, Doc Willie, kailangan makausap muna kita kung magpapa-opera ako. Sabi ko, magpa-opera ka na dyan. Huwag ka na umuwi sa Pilipinas. Kasi pag umuwi ka sa Pilipinas, ooperahan niya ang dalawang valve mo, million yan. Million gagastusin mo. Kung sa charity, hindi natin alam kung aabot pa tayo sa pila. Eh dyan sa Japan, libre daw sa kanya. Ewan ko, sa trabaho niya. So, kung merong anong mas affordable, kunin nyo. Sayang eh. Kaya nga mas mahaba buhay sa ibang bansa. Kompleto sila sa gamutan. Baka yung maintenance, mas mura pa. Diba? So, may disadvantage malayo sa pamilya, pero meron ding advantage. Tulad ng baka sa pagkain, baka sa hangin, less traffic, mas maganda. Number four advantage, na possible advantage, ah, baka maganda yung transportation system nila sa ibang bansa. Diba? Baka may mass transport sila eh. Kung maganda yung transport nila, makakapunta ka mula bahay hanggang trabaho na mabilis, imagine mo sa atin, sobrang stress ang tao. 2 oras, 3 oras, traffic, hindi gumagalaw. Sobrang stress. Sobrang pollution, tapos yung oras mo naubos na lang sa travel. 'Di ba? At least sa ibang bansa, 'di ba? Mas makakatrabaho ka, more time ka, less traffic ka. At isa pang problema sa atin ha, yung road accidents. Sobra taas ang aksidente. Karamihan ng road accidents sa motor eh, wala naman choice yung mga ibang tao. Siyempre kailangan magmotor kasi nga traffic eh. So sa Pilipinas, ang number 5 cause of death. Alam nyo ano number 5 cause of death? Diba? Sa ibang bansa, ang cause of death, sakit sa puso, cancer, stroke. Yun ang cause of death. Sa Pilipinas, may cancer, may stroke, may heart attack, may pulmonya. Pero ang number 5 cause of death sa Pilipinas, road accidents. So, sobra taas yung accident natin. Kasi nga, sa traffic, yan nagiging problema. Kaya pag nasa abroad kayo, baka less stress dapat. Number 5, para alagaan ang puso, may mga tips tayo. Kumain kayo ng mga red foods for the heart. Actually, ito mga tips ko pwede naman sa mga nasa Pilipinas din. Yung mga mapupulang pagkain maganda sa puso. Diba? Mga kamatis, strawberry, pakwan, yan, cherry, kung may cherry sa ibang bansa. O, alam ko mahal, pero malay nyo, makakuha kayo ng baka sa palengke nila, baka merong more affordable. Red foods, maganda sa puso. Number 6, baka mas maka-exercise kayo. Baka yung mga lakaran mas maganda. Actually, may pag-aaral yung mga taga Hong Kong. 2,000 steps more ang nilalakad ng mga taong taga Hong Kong compared sa ibang bansa. Kasi walkable eh. Diba? Sa ibang bansa, pwede ka maglakad ng malayo. Diba? Safe. Malayo. Patag. Sa atin, paano ka maglalakad? O, maglakad ka mula Makati hanggang Pasig. Wala kang lalakaran eh. Diba? Ang daming tambucho. Diba? So, hindi maka-exercise. Hindi makalakad. Kasi wala nga lakaran eh. Diba? Tapos kung lalakad ka man, ma-expose ka sa usok, eh, hindi rin maganda. Magbibisikleta ka nga, healthy. Kaya lang, yung usok naman malalanghap mo, hirap ka din. So, kung meron kayong magandang lugar sa ibang bansa, exercise more. Diba? Healthier food, healthier air, nakaka-exercise ka, kunin mo yung advantage. Less traffic, makakatrabaho ka na mabilis. Number 7, kung may panahon, syempre, sleep more and rest more. Diba? Pilitin makatulog 7 to 8 hours. Number 8, syempre, very important tong number 8, social connections. Diba? Para nga hindi ma-homesick eh. Ngayon nga, at least may chat sa pamilya, kaya lang, kung lagi naman nagchat-chat, misa lalo ka lang ma-homesick eh. Maganda kung meron kang bagong kaibigan, tingnan mo ano meron dun sa ibang bansa. New friends para meron kang mga social connections. Number 9, pwede ka mag-ikot-ikot ng mga new place, di ba? O for your education, di ba? Nandun ka na sa ibang bansa. Maraming kababayan natin, eh, sa buong buhay nila, never makaka-abroad, di ba?
O walang chance, ikaw may chance ka. So makaka-tour ka. Anong purpose ng tingnan mo lang yung mga park nila? Eh, baka meron silang libreng museum. Ano yun eh? For your education yun. Knowledge mo yun eh. Number 10, better brain capacity. Di ba? Mas tatalino tayo kung ano ba meron doon. Meron bang bagong technology, latest na gamit, di ba? Bagong kaalaman, baka may libre doon. Kunin natin. Di ba? Para tumalino. Di ba? Nandun ka na eh. Yung iba nga, nagbabayad pa para maka-abroad. Ngayon, nagwo-work kayo. Di gawin mo na 2-in-1 sa day off mo, di makatingin-tingin ka. Number 11, syempre, iwas sa bisyo. Di ba? Pag nasa abroad, na homesick, eh, wag iwas sa mga bisyo, sigarilyo, alak, eh, hindi maganda sa katawan. Number 12, pwede ka mag-enjoy ng mga hobbies mo, kung ano hobby mo. Baka doon meron sa ibang bansa. Magbasa ng libro, at least mas mag-enjoy, pwede rin naman. Number 13, syempre, manood ka ng mga tips natin, health tips natin ni Doc Lisa. Marami naman ang bibigay ng health tips para makaiwas sa sakit. Diba? Mas gusto natin less sakit kaysa ibang bansa para mas safe, para yung check-up nyo mas konti. Number 4, dapat na rin naman up-to-date ka sa nangyayari sa Pilipinas. Tingin-tingin ka rin sa mga news. Wala naman masama. Pakita natin magandang ugali ng Pilipino, masipag, hardworking, honest, di ba? Kasi nagre-reflect din yan, syempre, sa tingin nila sa bansa natin. Number 15, I'm sure meron kayong mga check-up dyan, di ba? Yan na hingi nyo sa employer nyo. Kung may check-up kayo, may maintenance medicine, I think kung ilang mas mura siguro doon, mas mura yung magbabayad ng ata kayo konti, mas maganda may check-up, may maintenance medicines. Diba? Number 16, huwag magpapataba. Dapat healthy weight lang. Tama lang yung timbang. Mas fit kayo, mas maganda. And 17, may mga simbahan naman, I think, sa ibang bansa. Tuloy-tuloy ang pagdarasal natin. Yun naman ang pinakamahalaga. Oo nga, dapat isipin natin, wala na tayong choice eh. Kailangan natin magtrabaho. Mas malaki kita dito. Maliit ang opportunity sa atin, di ba? Ay doon tayo dinala ng Diyos, eh. Doon yung tadhana. Make the most out of it, di ba? Kasi yung iba na homesick, biglang umuwi. Kaya lang pag uwi, nakita nila, nako. O masaya lang umuwi isang buwan. Kaya lang pag nakita mo, walang trabaho, walang di ba? Maraming problema sa atin. Eh. Minsan, walang tubig, walang kuryente. Ang dami mga issues. So, ang point ko lang, maraming bansa na pinuntahan nyo, tingnan nyo life expectancy nila. Mas mahaba buhay nila. Bakit? Meron sa bansa nila, sa pagkain, sa hangin, sa healthcare, sa gamutan, kung libre ba, o meron sila nagagawang mas maganda, kaya mas sumahaba yung buhay nila. Eh. Yun ang nangyayari. Kaya sa akin nga, ang goal ko nga, mapaganda healthcare sa atin, mapalibre yung mga yun lang naman magagawa ko ngayon. Tuturo ko na lang sa inyo. Kung yun lang opportunity na meron tayo, yun lang po ibibigay natin. Sana po nakatulong to para maging mas masaya, mas malawak ang isipan ng mga kababayan natin sa abroad. Nasaan man kayo, nagtatrabaho man, o doon na kayo tumitira sa abroad. Salamat po. God bless.